best, welcome back to my channel. It's me again, Joy. So for today's video, guys, gagawa tayo ngayon na butter chicken patty or chicken burger steak. So ito yung ating mga ingredients. Meron tayo 1 kilo ng ground chicken. And then meron tayo onion. So mamaya imimince natin to. And meron tayong McCormick na chicken gravy para sa ating sauce mamaya. And then butter para din dito sa ating gravy. Magic syrup and garlic powder and ground black pepper. And then, syempre, yung mushroom. So, para din ito sa ating chicken gravy. So, ayun guys. So, need din pala natin ng 1 half cup ng all-purpose flour. So, ayun guys. Proceed na tayo sa ating step. Best. So, first, hinugasin ko muna yung ating ground chicken. And then, pinatik-tik ko siya bago natin siya timplahan ng ating mga pampalasa. So, ayun, best, timplahan na natin yung ating chicken. And huwag pala natin kalimutan lagyan ng oyster sauce. Nakalimutan ko lang siyang isama kanina sa ating mga ingredients. So, ayan, 90 grams ng oyster sauce yung nilagay ko dyan. Ayan, medyo simutin lang natin siya para hindi naman sayang. And shoutout pala kay sis April Gaunia. So, ayan sis, shoutout sa'yo. Then next guys, ilagay na natin yung 1 half cup ng ating harina and then haluin ulit natin siya. Then maglalagay ako ng sky flakes na dinurog. So ito guys is optional lang. Kung gusto niyo maglagay, pwede naman. So ako naglagay ako. Pwede naman ding hindi. Then next, maglalagay tayo ng 1 half tablespoon ng garlic powder. And 1 half tablespoon ng black ground pepper. Then yung ating minced onion. And then, mix it well again. And then, yung last, yung ating magic syrup. So, guys, pero naglalagay ako ng magic syrup, hindi na ako naglalagay ng salt. Kasi yung ating magic syrup is meron na siyang alam. Pero, depende pa rin po sa ating mga panlasa. Kung natatabangan po kayo, pwede po kayo mag-adjust ng pampaalat. So, ayan guys, na-mix na natin mabuti. So, ibabad muna natin siya dyan ng 20 minutes para lang kumapit yung ating mga pampalasa. So, habang nakamarinate yung ating chicken, gawin muna natin yung ating gravy. So, naglagay ako ng 1 cup ng water and then 2 tablespoon ng butter. So, hintayin lang natin itong kumulo and then saka natin ilalagay yung ating McCormick. So, yun guys. Once nakamulo na yung ating tubig, pwede natin patayin at ilagay na natin yung ating chicken gravy na McCormick and then haluin lang natin itong mabuti hanggang mag-tick yung kanyang texture. And then, ilagay na rin natin yung ating mushroom. Then, haluin lang ulit natin to. And, pwede na natin tong itabi para mamaya pag naluto na yung ating mga chicken patties. A few moments later. So, ayan guys, iluluto na natin yung ating mga chicken patty. So, naganda na ako dito ng kawali. And, lagay natin siya ng 2 tablespoon ng butter para sa ating pagprito.
So, yan guys, melted na yung ating butter and mainit na rin siya. So, maglalagay na tayo ng ating mga patties. And then, yung nilagay ko is mga isang sandok na, ayan, ganyan kalaki. So, depende sa inyo guys kung gaano kalaki nyo siya ipiprito. So, i-form lang natin siya na medyo pabilog para pating-pati talaga yung itsura niya. So, ayan guys, hintayin lang natin maluto ang bawat side nila and then tsaka natin siya babalik ta rin. So, ayan guys, balik ta rin na natin siya dahil luto na yung kabilang side niya. So, yung kabilang side naman ang ating lulutuin. So, luto na yung ating first batch. So, ito na yung ating second batch, guys. So, finally, guys, luto na yung ating buttered chicken patty. So, ayan, guys, dilagyan ko na siya ng gravy sa ibabaw. And then, syempre, meron siyang mushroom. So, yan guys, natikman ko na to kanina and so, ang masasabi ko dito is syempre, masarap dahil malasa nga siya kahit hindi beef yung ginap natin. So, try nyo na rin to guys kung gusto nyong gumawa. So, copyhin nyo lang yung recipe. So, yung full recipe, ilalagay ko na lang siya sa description box. And then, don't forget to like kung nagustuhan nyo guys and share nyo na rin para kung gustong gumawa din ng iba pa nating mga kabesi whoppers. So, yun guys. So, sana nagustuhan nyo itong video na to and kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please click mo na yung subscribe button and yung bell na maliit para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. So, yun lang guys. See you on my next video. Thank you for watching. Bye-bye!